Kabi-kabila mga sunog sa iba't ibang bahagi ng bansa, hindi lang pinsala sa ari-arian ng resulta, kundi pagkawala rin ng buhay. Nakatutok si Dano Tingkungko. Mabilis na natupok ang nasa 50 bahay sa barangay Merville, Parañaque. Muntik pang tumawid sa kabilang barangay ang sunog. But in Merville, nadamay po ang buong sityo ng Dulo, Barcelona. Nakakalungkot kong isipin dahil talagang wala hong natira. Paglabas namin, sir, nandun na sa may bahay namin. Kaya wala kaming naisalbang gamit. Sa tala ng Bureau of Fire Protection, 80 pamilya ang nasunugan. Wala namang naiulat na nasaktan. Iniimbestigahan pa ang sanhi. Bahay naman ng mag-asawang senior citizen ang nasunog sa Tacorong City sa Sultan Kudarat. Napansin daw ang apoy sa kwarto ng kanilang anak na mabilis umanong kumalat. Buti at dali-dali silang tinulungan ng pamangking si Armando Ambrosio Jr. Ligtas silang nakalabas ng bahay. Na-ospital naman si Ambrosio matapos malapnos ang isang braso. Patay naman ang isang magsasakang 61 anyos na voluntaryong tumulong sa pag-apula ng forest fire sa Bocod, Benguet. Base sa imbestigasyon, na-trap ang biktima sa apoy na mabilis kumalat dahil sa malakas na hangin. Naiuwi na sa kanyang pamilya ang labi ng biktima. Ayon sa Bocod Fire Station, patuloy ang pag-apula at monitoring sa mga forest fire na iniimbestigahan pa ang sanhi. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras.